And good morning po sa lahat. Magbatihan po muna tayo ng magandang umaga at magandang ngiti sa ating mga katabi. And sa mga nasa likod din po. Yan, magandang umaga po sa lahat and welcome to our first worship service for this Sunday. Are we blessed to be in the house of the Lord, mga kapatid? Yes, and it's really even us being here, it's really the grace of God, no? May, for sure, marami po tayong pinagdaanan for the past days. Maraming mga struggles, maraming mga temptations, maraming mga failures. But above all, we are always in the church, being refreshed by the worship, by the word of God. Kasi nga, we know the object of our worship. It's not CCSGM, it's not the pastor, the preacher, the worship leader, or anyone else here, but only our Lord Jesus Christ. So before we proceed po sa ating pag-aaral ng salita ng Lord, let's pray po muna. Lord, we thank you, Lord God, for today, Lord God. Lord, truly, Panginoon, we are your wondrous works, Lord God. That's why we worship, we praise you, Lord God, for those wonderful truth, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, despite everything, Lord God. You remain faithful to us, Panginoon. Lord, salamat din po because your word is faithful to encourage us, to correct us, to lead us, to worship you, Lord, every moment of our lives. Lord, this is something, Panginoon, that we are really longing, Lord God. That's why we are looking forward, Panginoon, when you return. When everything, Panginoon, will really worship you, Lord God, not just us believers, but all your creations, Panginoon, will bow down to your authority. And Lord, we're grateful, thankful, and Lord, it's really a privilege to be called your children. And Lord, may the word of God today, Lord God, lead us to praise your holy name alone, Lord God. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. I recognize, I acknowledge that I cannot preach your word apart from your wisdom, from the Holy Spirit, Lord God. Lord, also, Lord God, we acknowledge that we can never understand your holy word, Panginoon, and it will not have an impact in our lives, Panginoon, kundi niyo po kami tutulungan how we can apply in the practical sense, Lord God. Ano po yung gusto niyo pong ituro po sa amin ngayong umaga na ito? Lord, kayo na pong bahala sa inyong salita. We are holding on to your promise na Lord, wala ka pong ilalagay sa aming mga puso na yung salita na hindi babalik sa iyo, Panginoon, na hindi natupad ang purpose, Lord God, why you help, you allow us, Panginoon, na marinig po ito. Lord, praise your holy name alone in the midst of us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, pupuksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 5, verse 6. I entitled po this, yung pag-aaral po natin, Calling Upon the God of Grace. At dalawa lang po yung bagay na gusto ko pong ituro po sa umagang ito, based po dito sa passage po natin. But before that, isa po sa napakahalaga na lagi po nating ang sarap balikan, especially during the time na we're really struggling if we are saved or not, is the reality that it is by grace we have been saved. Sabi nga sa sarili natin, it is by grace I have been saved. So, this is something po no, na naalala ko nung bago kong Christian. This is something na ano, hindi siya yung basta-basta malalagay sa heart mo. Kasi, may gano'n na kapag galing ka sa Catholic faith, may perspective ka na, hindi lang by grace I have been saved, kailangan umatend ako sa mga prosesyon, kailangan tuwing birthday ko magsimba ako, dapat tumulong ako sa kapwa ko, dapat gawin ko itong mga bagay na to para maligtas ako. Pero habang tumatagal tayo sa pananampalataya, nauunawaan natin yung mabuting balita ng Diyos, na-humble tayo eh. Na, oo nga no, despite everything that I have done in this world, the reality will remain that it is by grace I have been saved. Grace lang ng Lord yung reason kung bakit po tayo naligtas. At napakaganda po nitong pag-aaral natin. This is part one of our study because this is partly before the flood happened, the universal flood happened, and yung ano po, yung introduction, bago po nangyari yung great flood, and we know sino po yung character dito, and it is Noah. So, una po nating pag-aaralan today is the common grace of God for all people. So, at gagamitin po natin itong mga passage po sa Genesis chapter 5 at chapter 6 and some portion po ng Genesis chapter 4 para maunawaan po natin ano yung common grace ng Lord. Because there are two kinds of grace according to the Bible. The common grace of God is the one, and the other one, which is our second point, is the special grace of God. Pero before that po, let's focus on the common grace of God.
Brother Jam, ano yung common grace of God? When we tinagalog po natin yung common, it means lahat meron. Nyari, meron po kayo, nyari may white shoes ang lahat. Common na may white shoes ang lahat. Kunyari, may upuan po kayo ngayon, iba-iba man yung sizes niyan, pero it's a common thing na pag umatin kayo sa church natin, may common tayong upuan. Walang special na upuan, diba? Walang anumang klaseng upuan, pare-pareho pong upuan yan, parehong puting upuan, and generally speaking, parang ganun po yung word na common. So, pero when it comes to the grace of God, napaka-deeper po nung meaning nito na nakaka-amaze siya as we study the word of God. Before po, pag pumunta po kayo sa chapter 5, tingnan nyo po yung chapter 5 ng Genesis. Mapapansin nyo po dyan, it's about a genealogy. And at yung ending po ng genealogy, it's about Noah. At bago after po niyan, bago tayo mag-jump sa chapter 6, pinag-usapan po si Noah at ang kanyang mga anak, si Shem, Ham, at Japheth. Ang una po nating sagutin, saan galing si Noah? Because we know na meron pong dalawang anak si Adam at Eve. That is Cain and that is Abel. At si Cain po, alam natin ang ginawa niya last week. Tragedy po yun nangyari. Kauna-unahang murder sa buong mundo. It's between brothers. Dahil sa inggit, dahil sa feeling niya mas favorable sa paningin ng Diyos yung alay ni Abel, sin crouch at the door of Cain's heart and he sinned against God. Alam po natin nangyari, pinatay niya si Cain at ang nangyari po is naging wanderer siya sa mundo. At ang sabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay magiging lagalag sa mundong ito. Ngayon po, pag-usapan natin, si Noah, Brother Jones, saan galing si Noah? Galing pa siya sa lahi ni Cain? Hindi po. Paano natin malaman saan siya galing? Puntahan po natin yung Genesis chapter 4, verses 25 to 26. So balikan po natin quickly, sabi dito, Adam lay with his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth, saying, God has granted me another child in place of Abel since Cain killed him. Seth also had a son and named him Enosh. At that time, men began to call on the name of the Lord. So, nasagot po yung tanong natin, saan galing si Noah? Galing po siya sa isa pang anak ni Adam at Eve, which is si Seth. At based po sa passage na to, nagalak po si Eva kasi pinatay ni Cain si Abel, pero the Lord granted him another son. At napakahalaga po nitong verse na to. Later po, we will dig deeper. Buti na lang talaga nabuhay si Seth. At mamaya po pag-usapan natin, bakit buti na lang si Lord inallow na mabuhay si Seth? At ano po yung comparison nito when it comes to the life of Cain? So, in our times po, there are two kinds of societies. Hindi po ito yung society na, okay, mahilig kang mag-gitara, you're a music society. Okay, mahilig kang kumain, that's the food society. Mahilig kang mag-club, club society. And hindi yung society, hindi po siya nahati, depende sa hobbies natin. In a biblical perspective, dalawa lang po yung society sa mundo. It's a secular society or a sacred society. It means a secular society is a society na walang pagkilala sa Diyos. At yung sacred society, it's a community na mga taong kinikilala na wala silang karapatan na iligtas, bigyan ng grace, ng mercy ng Diyos, pero lalapit sila sa Diyos kay Kristo kasi alam nila na walang ibang magliligtas sa kanila kundi ang Diyos. At we all know this, sa mundo po natin, hindi nagbago ang society. Panahon ni Cain, panahon ni Abel, panahon ni Seth, panahon ni Matthew, ni Mark, panahon ni Luke, panahon ni Paul, hindi po nagbagong society. Dalawa lang po yan. It's either you belong to a secular one or you belong to the community of Jesus. Hindi po pwedeng secular society ako kasi I like this kind of music kahit hindi siya glorifying kay Lord. Pero at the same time, I also belong to the Lord kasi nga I'm worshiping the Lord every Sunday. So I have this taste of music na sobrang worldly, but I also have this taste of music na Christian. And that's okay. I'm not saying po that all music is bad, don't get me wrong. What I'm saying is, we need to be very particular when it comes to the things that we listen to. Kasi nga po, may mga hindi halata na worldly. Pero pag tinama natin sa salita ng Diyos, hindi po siya nakakalugod sa Diyos. I'm coming from, ano po mga kapatid, nung nag-theology class last Sunday, isa sa
tanong ng bawat isa, pwede ba magsine or hindi? So, napag-usapan, everything is permissible but not everything is beneficial. So, pag sinabi rin, do not conform to the pattern of this world. So, paano yon? Paano yung Brother Jom? So, bawal kami magsine kasi yung sine is isa itong bagay na secular, makamundo. Kasi nga, hindi naman tayo nagsisine sa church. Wala naman sa Bible yung sine, etc., etc. Pero ibabangga natin siya sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Word of God, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you may know what is good and pleasing and perfect will of the Lord. So, ibig sabihin, yes, it is your preference kung ayaw mo magsine or hindi. Walang magjudge sa'yo. Pero kung may kapatid ka sa Panginoon na gustong magsine, ang kailangan lang maunawaan natin is if the Holy Spirit is in that person, mamimili siya ng kind of movie na papanoorin niya. Kasi nga, alam niya what is good, pleasing, and perfect will sa Lord. So, ngayon, going back to the society, so ang emphasis po natin dito, as we understand these things, mga kapatid, let's reflect in a few seconds. In what society do I belong right now? Kasi it's very important. Kasi nga po, di ba, sabi ng Lord, not many of you who calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of the Father who is in heaven. On that day, many will say to me, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demon in your name? Then I will tell them plainly, I never knew you. And a lot of Christians nowadays, quote and unquote Christians, even me, I also need to reflect, what kind of society do I belong? Ano ba yung ginagawa ko outside the church? Am I exemplifying the secret community that I belong in, that is our Lord Jesus Christ, bounded by the Word of God? Or I belong to the society na 80% ng life ko, actually, it's a secular world. At bakit po natin pinag-uusapan to? Because pag tinignan po natin, nagkaroon ng dalawang society sa panahon ni Adam at Eve. And the Cain society, we all know, is basically a society na napakalayo sa Diyos. Pero yung society ni Seth, makikita po natin dito, when Seth came at pinanganak si Enosh, ang sabi po ng Word of God, at that time, men began to call on the name of the Lord. Balik po tayo, konting verses sa chapter 4 para po maunawaan po natin. So sa chapter 4 po, samahan niyo po ko sa chapter verse 17. So pinag-usapan po natin yung verse 25 to 26. Punta po tayo sa chapter 17 at tingnan natin ano yung society, ano nangyari sa society ni Cain. So tingnan po natin, Cain lay with his wife and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city and he named it after his son Enoch. Pause po tayo doon. So Cain built a city, ano pong sabi sa kanya ng Diyos? You will be a wanderer. Sabihin, pag wanderer ka, lagalag ka lang, wala kang city, hindi ka pwedeng mag-city. Eh dahil nga si Cain, pinalaya siya ng Diyos, yung gusto ng Diyos sa life niya, na parusa sa kanya, gusto niyang baguhin. Gusto niyang feeling niya, I can redeem myself, I will build my own city, at gusto niyang ipangalan ito sa kanya, pero hindi nga kasi yun yung curse ng Lord sa kanya eh. Ang curse ng Lord sa kanya, magiging wanderer ka. Kaya mapansin nyo, he built a city, pero hindi yun pinangalan sa kanya. Pinangalan yun sa kanyang anak na si Enoch. Sa Israel po, normal po ito. Kaya mapansin nyo, sa panahon ni King David, the kingdom of David, yung isang lugar, kapag nasakop nila, ipapangalan yun sa nag-conquer nung lugar na yun. Ganun po sa bayan ng Israel. At ito pong si Cain, gustong-gusto niyang mag-build ng sariling city para lumayo siya sa kalooban ng Lord sa life niya. Ipakita niya gaano siya kapasaway sa Diyos. Pero at the end of the day, yung purpose ng Lord yung nanaig. Hindi niya kayang gumawa ng city. Patuloy po tayo. After po nun sa verse 19, nagkaroon po ng mga iba pang mga kalahi si Cain. And then, meron po dito sa verse 19, napakahalaga pong portion, Lamech married two women, one named Ada and the other Zillah. Ilan po yung pinakasalan ni Lamech na galing sa lahi ni Cain? Dalawa. This is a secular society. Tama po ba? Kasi ano bang kalooban ng Lord? Ang kalooban po ng Lord is magkaroon lang sila ng isang asawa. But what Lamech did,
siya po ay nag-asawa ng dalawa. Cain, gusto niyang i-twist yung word ng Lord. Gusto niyang, ayaw niyang sumunod sa kalooban ng Lord sa life niya. Gusto niyang mag-build ng city. Si Lamech, aware siya for sure na dapat isang asawa lang. Pero dahil si Ada, sweet girl, at si Zila, okay yung voice, ang kapag pinag-aralan po kasi natin yung Greek, yung pinaka-deeper ano nito, yung Ada po, ano po siya, maganda. Tapos yung Zila naman, sweet voice. In practical sense, kaya kailangan po yung mga kabataan po dito na wala pang asawa, be careful sa maganda lang at pabebe yung voice. Diba? Kasi minsan, diba, we look on the outside appearance, but we forgot that the looks in the heart of that woman. If that person is pretty, but walang pagkilala sa Diyos, it's not worth it. Kasi at the end of the day, the goal of marriage is for you to glorify Jesus in your marriage. It means na when you pray for a person, don't pray na Lord, sana maganda, sexy, ganto sana siya, sana lima sila. Lagi tayo magpe-pray po na nasa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa buhay ng mga tao, magkaroon lang ng isang asawa. But because the society of Cain is a secular one, ito po yung bunga ng curse ng Lord sa kanya. Siya po ay nagkaroon ng dalawang asawa, yung isa niyang kalahi, yung sumunod sa kanya. At the same time po, nagkaroon pa siya, mapapansin natin sa verse 23, ang sabi ni Lamech, meron akong pinatay na isang tao dahil ginasgasan niya lang ako. Meron din akong pinatay na isang kabataan dahil nasugatan niya ako. Ganun po kagrabe yung naging society ng mga sumunod na lahi ni Cain. And even during this time for sure, possible, buhay pa si Cain ito. Pero yung pinalaki niya talagang pamilya, a family that is so far away from the Lord. Kasi naniniwala po ako, para sa family po natin mga Pinoy, pag mapapansin po natin, bakit napaka-different po natin sa ibang mga bansa? Kumbaga, when it comes to culture, when it comes to, alam mo yon, pakikipagkapwa-tao or anything. Kunyari, pagdating po sa Amerika, di ba, yung mga, makita natin yung mga bata, sobrang spoiled, binabasos yung mga magulang, ganun din po sa ibang mga European countries. Ang blessing po talaga ng Lord sa atin, although we do not agree that Magellan conquered us, naging third world country tayo, Christianity existed in the Philippines before we were born. Kasi kung hindi po nag-exist yung Christianity, kung wala rin pong mga Americans or mga missionaries na tinuro talaga yung biblical reform Christianity sa atin, hindi ganito yung kultura natin eh. Pero ang thankful tayo sa Lord, naging ganito yung kultura natin. At thankful tayo sa Lord kasi sa isang pamilya may naging Kristiyano at yung Kristiyano na yon inakay niya yung pamilya niya sa totoong pananampalataya sa Diyos. Kaya yung pamilya natin ngayon, most of us, may pagkilala sa Diyos. Kaya makita po natin, hindi tayo yung pamilya na yung kapatid mo na mamamatay tao, yung ako, kapatid mo, drug addict. May mga ganong mga instances, kahit Christian family na, pero napaka-konti po nung ganong mga percentage. Kasi nga po, yung value ng Christianity na ilagay sa family. Going back po sa society ni Cain, sa family ni Cain, walang ganon nangyari eh. Kaya yung si Lamech, nag-asawa ng dalawa, nasagi lang konti, pumatay na ng tao. Pero makikita po natin that the Lord has been gracious to them. That is the common grace. Ano po, paano po natin masabi doon? Genesis 1.28, ang sabi po dito. Sa Genesis 1.28, ay sabi po ng Word of God is, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea, fish of the sea and every birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So, anong kinalaman nito, Brother Jom? Paano mo nasabing may common grace si Lord sa life ni Cain? Kasi, nung pumatay po siya, pwede naman siyang patayin na ng Diyos eh. Tama po ba? Pero ito po yung nangyari. Lumawak pa yung mga kalahi ni Cain. At ito pa po, napakaraming nangyari sa society dahil sa lahi ni Cain. That is the common grace of God. Ang utos ng Lord, maging fruitful kayo, mag-increase kayo number, populate nyo yung mundo,
pero hindi ko lang to gagawin sa lahi ni Seth. Even ikaw, Cain, gagamitin kita to populate the world because this is my decree. This is my purpose. Bakit kinreate ko yung tao? This is my purpose. Bakit kinreate ko yung marriage? It is for you to fill the earth and be fruitful and increase in number. So, another thing is, pag binalikan po natin yung verse 24, so Brother Jom, ano pa yung instance na makikita natin yung common grace ng Lord nasa life ni Cain despite na secular society yung na-build niya? Ito po, pag tinanan po natin yung buhay ni Lamech, meron po siyang naging mga anak. Una po is si Jabal, siya po yung father who lived in tents and raised livestock. Nung panahon po ng ng kalahi ni Cain, anak ni Lamech, meron na po mga poultry. 'Di ba? May mga poultry na, may mga gumagawa na ng tent, may tent making na. Isa pa po is meron din siyang anak na si Jubal who play harp and flute. Kanina po habang nag-worship, nag-exhort si Kuya Eman, 'di ba? We praise the Lord for worship. Pero pag tingnan natin yung Bible, hindi Christian ang nag-start ng music in a sense, ng flute and harp and anything na magke-create. Ito pala ay isang kalahi ni Cain na malayo sa Diyos. That is the common grace of God. Kaya niyang gamitin even people na walang pagkilala sa Kanya for the purpose of His will. We can see it in the life of Pharaoh. Diba? Si Pharaoh, hindi naman siya Christian eh. Pero nagamit siya ng Lord for the purpose of bringing the people of Israel sa pangakong lugar. Pinaalis sila sa Egypt. Diba? Maraming ginagamit si Lord na hindi laging Christian eh. Kasi nga, the Lord is the maker of heavens and earth. Yung purpose niya pa rin yung mananaig, ano man yung mangyari. So, nakita po natin, the common grace of God has been revealed even in the life of Cain's ancestors or Cain's family. Kasi, hinayaan pa rin ng Lord na maging productive sila despite the fact that Cain sinned against God. That is the common grace of God. In our sense, may mga pagkakataon, we ask the Lord, Lord, lalo na nung hindi pa tayo Christian, Lord, bakit may trabaho ako? Lord, bakit ako may kinakain pa rin araw-araw? Lord, bakit nagsastruggle kami? Pero Lord, nasusustain pa lang. Lord, minsan 20 pesos na lang yung pera ko, pero nakakasurvive pa rin ako. Lord, bakit kahit nung hindi pa ako Christian, hindi ko man na-recognize, pero hindi man sobra-sobra, pero sapat yung mga blessings mo sa akin. Although, quote and unquote, hindi ko to na-recognize. That is because we have a common grace of God. That's for all people. Ibig sabihin, hindi pa natin pwede sabihin yung kapitbahay mo na hindi nagsisimba ngayon, yung grace ng Lord wala sa life niya. Because may grace ang Lord sa life niya, that is the common grace of God. Meron lang hindi grace na kailangan niya, na wala pa sa kanya, the special grace of God. At pag-uusapan po natin yon mamaya. So, patuloy po tayo. I-compare naman natin itong secular society of Cain sa sacred society ni Seth. So sabi po dito, at that time, people began to call on the name of the Lord. So makita po natin dito, when Cain, lumayo sila sa standard ng Diyos. Dapat isa lang yung asawa, dalawa yung inasawa ni Lamech. Yung murder is really something na hindi gusto ng Diyos, pero even yung kanyang si Lamech pumatay dahil lang in-injured siya. Pero pag tinignan po natin yung line ni Seth, ito po yung nangyari, ang ginagawa ng line ni Seth. Genesis 5:28, punta po tayo sa Genesis 5:28. Ito po yung sabi dito, when Lamech had lived 182 years, he fathered a son and called his name Noah. So, meron na pong another Lamech. So, don't be confused, iba po ito sa Lamech ni Cain. So, Brother John, bakit paulit-ulit? Kasi nga po, sa panahon nila, konti lang yung mga names, so inuulit-ulit lang po nila yung pangalan. At ito pong Lamech na to, it's a different Lamech doon sa una natin pinag-usapan na mamamatay tao, nag-asawa ng dalawa. Ito po ay worshipper ng Diyos. Paano po natin masasabi? Sa verse 28, sa verse 29 ang sabi niya, out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands pertaining to Noah. Ibig sabihin si Lamech, meron siyang pagkilala sa Diyos. Si Lamech na galing sa lahi ni Seth, nag-create sila ng isang society na alam kung sino ang totoong Diyos. Kaya nga po, in our culture, nung panahon pa ni Adam at Eve,
clear sa lahat ng tao, sino ang Diyos. Kasi si Adam at Eve, nakilala nila ang Diyos personally at sila din yung nagsabi sa mga kalahi nila, ito ang totoong Diyos. Pero nakita natin, dalawa yung naging response ng mga tao dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng mga grupo ng tao na although alam nila na may Diyos, hindi kinilala ang Diyos sa buhay nila. At meron namang grupo ng tao na dahil sa special grace of God, binigyan sila ng yung puso nila inayos upang ma-recognize nila at sambahin nila ang Diyos sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. So, makita po natin dito na throughout the line of set, worshipper po sila. Hindi sila perfect for sure. Hindi ko rin po sinasabi na lahat sila, buo lahat lahi ni Seth, is sumamba sa Diyos. That is something na silent yung Bible. Pero ang clear po sa atin dito, may distinction. Yung pag binasa nyo po yung in a way, quote and unquote, short genealogy ni Cain, wala pong Diyos na involved. Kasi po, after po nun, di ba, if Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times, doon natapos yung kwento ni Cain. After po nun, pinag-usapan na si Seth. At ang sabi po, during the time na pinanganak si Enosh, sumamba na ang mga tao sa Diyos. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, the Lord has common grace na i-allow yung mga secular world to do their thing, but still provide for them despite them singing against the Lord. But the Lord will not be involved in that kind of society. Because God cannot really, yung character niya, i-compromise niya. Okay, ako mag-a-adjust sa'yo. Trip mo yan eh. Sige, because I have a common grace sa'yo, sige, sasamahan kita sa trip mo. Hindi po ganun ang Diyos. Ia-allow niya lang itong mga bagay na to, pero alam po natin sa panahon ni Noah, i-discuss ko mamaya, the common grace of God is very different from the special grace of God na nasa buhay ni Noah. So, isa pa pong patunay mga kapatid, Genesis 5:23, ine-emphasize ko lang po na ang lahi ni Seth may pagkilala sa Diyos. Genesis 5:23, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. This is the first rapture. Sa sobrang, we don't know gaano ka-righteous si Enoch, pero he walked with God to the point na hindi na kahayaang mamatay, sumama ka na sa akin sa kalangitan. Ganon yung nangyari. And this is another Enoch, pero hindi po ito ang kapatid, hindi ito ang anak ni Cain. This is Enoch from the line of Seth. At ang sabi po dito, si Enoch daw po, hindi na inilaw ng Lord na maranasan niya yung kamatayan, kinuha na siya ng Diyos. Isa pa po, Genesis 6:9, sabi po doon, these are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Nakita po natin, Noah came from the line of Seth, and Noah walked with God from Seth, to Lamech, from Seth to Enosh, to Enoch, to Lamech, and even to Noah, may pagkilala sila sa Diyos. So, ano po yung pinapakita natin dito? Una po, the common grace of God is for all people talaga. Na ang Diyos po, wala po siyang pagpipili. Kapag magpo-provide siya sa Christian, magpo-provide siya even sa hindi Christian because yun ang pangako niya. That is the grace of God. Sabi po sa Psalm 149 verse 9, the Lord is good to everyone. He showers compassion on all His creation. Ulitin ko po, the Lord, ang Diyos, ay mabuti sa lahat. He showers compassion on all the Christians. Hindi po. On all His creation. That is the common grace of God. Another verse po, sinabi po doon ni Jesus, Matthew 5 verse 45, for He makes His sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the unjust. Wala pong pagpipili ang Diyos when it comes to common grace. Basta po, ang Diyos, mabuti siya sa lahat ng kanyang nilikha. At hindi po tayo nakakita na sumikat ang araw sa kawit dahil nandito ang CCSGM, may mga 80 years sa Noveleta, hindi sumikat ang araw doon. Wala pong ganon. Lagi pong, iba man po siguro yung timeline or yung time zone, pero sisikat at sisikat ang araw kung ito'y loloobin ng Diyos. Hindi rin yung kapitbahay ko, masama ugali, sa akin lang sumikat yung araw, umulan lang sa amin, yung kapitbahay ko, tuyot yung mga halaman. Hindi po ganun ang Diyos. Yung common grace of God is for all His creation.
Lahat po ito is common grace of the Lord. At kasi nga, the purpose of the Lord is God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. It is still related na, Christian ka man o non-Christian, ang purpose sa iyo ng Lord maging productive. At may common grace siya para maging productive at fruitful ka sa mundong ito. Pero, ito po yung mahalagang ma-emphasize dito. The grace of mercy of God is in the both family, especially even in the life of Cain despite his sin of killing Abel. But the emphasis here, mga kapatid, sa common grace of the Lord is the importance. Taas nga po kamay ng mga tatay dito ng family. Yan, tatay po ng family, pakitaas po ang kamay. Yan po, ng isang family lang po ha. Sana po hindi tayo silamik na dalawa yung family. So, dito po natin nakita, mga pinag-usapan natin dito, mga kalalakihan sa lahi ni Cain at lahi ni Seth. Makikita po natin dito ang importance na ang men po talaga ang role model, ang mag-drive ng isang Christian family. At sa mga kabataan pong lalaki na nandito, pakitaas po ang kamay, ito pong pinag-uusapan natin mga kapatid ang patunay na hindi yung asawa mo ang tutulong sa pamilya nyo para makilala nila ang Diyos. Ikaw dapat na you have this vision, Lord, I want to build a Christian family. I don't want to be the like the family of Cain, full of violence, napakalayo sa Diyos. I want to build a family like the family of Seth, na wala lang silang, hindi lang common grace ang meron sila, meron silang special grace. Cain's family may be physically blessed, but they are not spiritually blessed. Because the common, I'm not saying na yung lahat ano, sa buong lahi ni Cain, walang nakakilala sa Diyos. Hindi po ko po tinutuldukan yung Bible doon. Ang sinasabi ko lang po, kino-compare ko yung secular at yung sacred society na binuo ni Seth dahil nga kinilala niya na siya ay pinanganak sa mundong ito upang bumuo ng isang pamilya, mag-create ng isang pamilya na may takot sa Diyos. At hopefully tayong lahat, whether single tayo or married, kung married na tayo at hindi ganun yung purpose natin sa family natin, simulan na natin. Sa mga single naman na nandito, kung ang purpose mo lang sa family, magkaroon ng anak, yumaman kayo, that is very plain. Napaka, walang eternal value yan. Ang purpose dapat natin sa pagbuo ng ating pamilya, bumuo ng pamilya na may pagkilala sa Diyos. Because at the end of the day, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Dito po, we can see that the Lord shows mercy and grace to Cain's family, and that is the common grace of God. But in the life of Noah, in the light of Seth, God has given some kind of grace, and the most marvelous kind of grace, and that is the special grace of God. Punta po tayo sa Genesis chapter 6. At pag-usapan natin, at itong sinasabi Brother John, na special grace of God. Ito po yon. Sabi dito sa verse 5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of the heart was only evil all the time. So, makita po natin, no? Going back, lumaki yung lahi ni Cain, lumaki din yung lahi ni Seth, nagsama-sama yung dalawang society, at makikita natin dito yung grace ng Lord, kasi nga ang purpose niya, dumami yung population. Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 5, yung ano po nila, edad po nila dyan, 840 years, 900 years, baka may 1,000 years pa dyan, 800 years. Pero during the time of Noah, after the flood, nilimitahan po ng Diyos yung lifespan to 120 years. Ano po patunay nito? Pag nagbasa po kayo ng Genesis chapter 50, si Joseph po, the dreamer, namatay siya in his 110th year sa mundo. Hindi na po nangyari yung 500, 900, or anything. Kasi nga po, ang goal ng Lord nung pre-flood is for the world to populate the whole world at magkaroon ng mga tao sa buong mundo kasi napakalaki ng mundo. So grace ng Lord yon na lumaki yung lahi ni Cain, lumaki din yung lahi ni Seth. Pero sa paglaki ng lahi ni Cain at ni Seth, at despite na pareho lang yung kanilang magulang, si Adam at Eve, at itong si Adam at Eve, pinakilala sa kanila ang Diyos, yung kasalanan, the curse of the fall, nandoon sa society nila. At dumating sa point ng society nung panahon ni Noah, na yung Lord
in a way, he regretted na ginawa niya ang tao. So, may magsabi, baka may sabi sa atin, si Lord naman parang trial and error yung ginagawa. Hindi po ganun ang Diyos. We cannot understand, even me, I cannot understand bakit si Lord, hinayaan niya na mabuhay si Adam at Eve, pero at the end of the day, hinayaan niyang mamatay yung majority of the people in the world at tinira niya yung lahi ni Noah. Hindi ko po yun maunawaan, pero ako po, yung hindi ko maunawaan, ipapasa Diyos ko na lang. Kasi po, pag inano ko pa, kinriticize ko ang Diyos, kinuskun ko ang Diyos sa kanyang kalooban, nagkakaroon po ko ng arrogance sa puso ko kasi nga, I cannot understand the infinite mind of the Lord. At dito po nanggagaling yung mga tao na Christian before na naging atheist. Kasi yung katalinuhan nila, yung gusto nilang i-dig deeper yung Bible, nag-lead sa kanila para i-recognize na walang Diyos. Meron nga po kong kakilala, sabi daw po, yung iba lang niniwala na galing tayo sa alien, di ba? Nagkaroon din po ng theory of evolution or anything. Pero ang katotohanan po is, anuman yung purpose ng Lord, makikita po natin na it will prevail. Whatever happens, anuman yung maging decision niya, anuman yung naramdaman niya during this time, yung kalooban niya po mangyayari. Going back po, the special grace of God is first chosen people. At ito pong Genesis 6, magpapakita nito. The Lord saw the wickedness of man. Sa verse 11 po, ang sabi ng Lord, the earth was corrupt in God's sight. Sabi po ni Moses nung sinulat niya to, ang pananaw ng Diyos, grabe, sobrang corrupt ng mundo. Sobrang corrupt ng mundo. The earth was filled with violence. Ang dami nagpapatayan. And sabi dito, take note, all flesh had corrupted their way. All flesh had corrupted their way. Lahat daw po, Cain's family, Seth's family, lahat daw po sila, they corrupted their way. Yun po yung sabi dito ng Word of God. So, Brother John, paano yun? Akala ko ba, worshipper sila ng Lord? Hindi po natin i-generalize na lahat sila, possible, ganun yung nangyari. Pero, sa Lord kasi, all have sinned and fall short of the glory of God. Sabihin, although maaring ikaw ay nagsisimba ngayon, maaring ikaw ay part ng ministry, nagsuserve ka sa Lord, pero kung wala si Christ sa life mo, you are sinner before the Lord. Yun lang po yung definition sa ating mga tao. Hindi po, pastor ka kasi, hindi ka makasalanan. Worship leader ka kasi, hindi ka makasalanan. Sunday school teacher kasi, hindi ka makasalanan. Ang makasalanan, yung wala sa church. Hindi po ganon. Ang perspective ng Lord is, lahat po tayo ay makasalanan. At ngayon po, sa verse 6, ang sabi dito ni Moses, and the Lord regretted that he made man on the earth, and it grieved him to his heart. Napakaganda nitong verse na to. Nagregret si Lord at sobra siyang nalungkot. Hindi yung nagregret lang siya na, sayang, okay. Di ba may ganun tayo? Kunyari, nahulugan ka ng 20. Sayang naman yung 20 ko, pero okay lang, 20 lang naman. Pero pag nahulugan ka ng 1 million siguro, no, naiwan mo yung bag mo na may 1 million, kung meron man, sana all. Tapos, ang nangyari is, for sure, grabe siguro talaga yung ano mo, sakit sa puso, 1 million yun. Diba? At bakit, in a way, diba, may pagkakataon, ano, yung regret natin, depende talaga sa value nung isang bagay na nawala sa atin. So, alam nyo, bakit si Lord, this is my personal reflection, bakit nagtago sa puso yung regret niya? Because he created man in his image. Diba? Tayo lang yung nilikha niya sa image niya, but we corrupted our ways. Ganon siya, kumbaga ko siguro, yung mga rabbit lumayo sa Lord, ay, wala naman yan. Ay, sabi ko lang naman, magkaroon ng rabbit eh. Okay, bahala ka, tumalon-talon ka dyan, lumayo ka sa akin, wapakils. Pero ito kasi, nakita ng Diyos, yung mga tao, nilikha niya sa kanyang image, dinungisan niya kanyang kamay para likain si Adan at si Eva, pero at the end of the day, tinalikuran siya. So, ganun ka sakit yung puso ng Diyos, he grieved from his heart, at ang sabi niya, my grief, this is I will do. I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals, and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Ito pa yung malala. Yung mga hayop na hindi naman, wala namang ano, ginagawang masama,
nadamay. Diba? So, yung sabi dito, nag-grieve ako kasi kinreate ko yung man. Pero hindi naman pwedeng gawin ng Lord sa universal flood. Okay, lahat ng mga hayop is sumakay sa ark ni Noah, patayin lang natin yung mga masasamang mga tao. Hindi ganun eh. So, ano po makikita natin dito in a practical sense? May mga pagkakataon talaga, pag pinili nating lumayo sa kalooban ng Diyos, hindi lang tayo ang nagkakaroon ng consequence. Even the people around us. Diba? Our family, masasaktan din sila. Sample, kunyari, nangalunya ka. It can be you sin against the Lord. And your wife is hurt. But your whole children is also hurt when you do that. So, makikita natin, no, yung grabe, kapag talaga lumayo ang isang tao sa kalooban ng Diyos, hindi lang yung mga tao sa paligid nila, hindi lang sila ang maapektuhan, pati yung mga tao at iba pa mga parte ng buhay nila, apektado nito. Kaya nga, whenever we are tempted to do something against the will of the Lord, we don't just think about ourselves. We also think about our family, our friends, our brethren. Anong magiging ano nito, impact nito sa mga bagay na gagawin natin? Dahil at the end of the day, we are in a community eh. We are in the community of Jesus. And it's very important na makita natin that we are one family here. Kapag yung isang ngipin nagkaroon ng ano, sumakit, buong katawan damay eh. And that is also when it comes to sin. Tinyo, si Lord, grieve lang siya sa mga tao, pero all creation, they were destroyed because of the sin of man. So, going back po kay Noah, so sabi dito, Moses wrote, all flesh had corrupted their way, and this is where the special grace of God comes. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Lagyan niyo po yung name niyo dyan. But John found favor in the eyes of the Lord. But Perlit, Nanay Perlit found favors in the eyes of the Lord. Ninang Elaine found favor in the eyes of the Lord. Tracy found favor in the eyes of the Lord. Yan po yung special grace. Now we are here right now, mga kapatid. We thank the Lord for the common grace, but we cannot explain, Lord, why you found favor in me. Why you found favor in me? Ano bang different ko sa mga tao? For sure, makasalanan din ako. Marami akong ginagawang mga bagay na di mo gusto. But why you found favor in me? That is the special grace of God. Sorry po. Going back, makita po natin dito, Noah found favor in the eyes of the Lord. God showing favor to His creation is among His characteristics that should amaze us. May kanta pa nga, di ba? Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Diba? The Lord of all creation, pwedeng hindi niya tayo bigyan ng pansin, pwedeng likhain niya na lang tayo, then maging automated na ang lahat ng nangyari sa mundong ito. But He cares for us. He cares for us. At dito sa pinag-aaral natin, God amazingly gave favor to Noah. Pag pinag-aaral natin si Noah, although hindi binanggit, di ba? Na parang pag tinignan natin si Noah, siguro si Noah sobrang righteous, sobrang blameless, never tumingin sa ibang babae, never siguro siyang sinigawan yung mga anak niya, never siguro siyang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero after the flood, makikita natin si Noah lasinggero. Tama ba? Lasinggero si Noah. To the point na dahil konti na lang sila, anong ginawa ng mga anak niya? Nakipagsiping yung isa niyang anak na, yung isang anak niya, ay sorry, si Noah ba yon? No, si Lot pala yon. Si Lot yung sinasabi ko. Pero Noah was a drunkard, tama ba? Naglasing niya, oh sorry. So na-mix up ko, sorry. So si Noah ay drunkard. So let's focus on that. No, kasi pag binasa natin Genesis 6, parang ang perfect ni Noah, napakamasunurin sa Diyos, wala talagang ginagawa, he walked with God, yun ang sabi ni Moses. Pero thank the Lord because Moses also right, Noah was a drunkard. Pinapakita dito mga kapatid na may mga times where sobrang hard natin sa sarili natin. Yung feeling natin na Christian na ako eh,
dapat talaga hindi ko na ginagawa itong mga bagay na to. That is true. And that is really a genuine heart of a Christian na palagi tayong whenever we sin, we repent. Pero minsan kasi we are so hard to ourselves na wala ka ng pagbabago, hindi ka na magbabago, kahit anong mangyari, ganyan ka na lang. Yung we listen to ourselves na ganun tayo, pero we forgot to understand that at the end of the day, the special grace of God, if you're a Christian, it will be yours forevermore. Nung panahon ba, after ng universal flood, si Noah sumunod sa Diyos, nakita natin, pero nung naglasing ba siya, nilunod siya ng Diyos? Di ba hindi naman? Nakita natin that Noah, na-enjoy niya pa rin yung blessing ng Lord in his lifetime. At alam ko si Noah, kasama ng Diyos sa kalangitan, despite sa mga naging kasalanan niya throughout his lifetime. Because once you are saved, you are always saved. Kaya nga, this is really amazing. We found favor in the eyes of the Lord. We found favor in the eyes of the Lord. Noah surely sinned against the Lord, nor Noah surely had moments that he doubted God's goodness. Makita natin, doon sa panahon for sure na ginagawa niya yung ark, totoo ba to? So, talaga ba magkakaroon ng flood? Kasi nung panahon na yun, nagpipirit siya, hindi naniniwala yung mga tao sa paligid niya. Kinikriticize pa siya. For sure, may mga moments siya sa kanyang bed na, babaha ba talaga? Baka pinagtitripan lang ako ng Lord. O kaya, kasama ba talaga ako sa ililigtas ng Diyos? Baka naman, pinakikreate lang ng Lord yung ark, tapos iiwan kami ng family ko. For sure, may mga moments sa life ni Noah, human as he is, na nangyari yon. Isa pa, Noah surely had moments that he became impatient. Na, Lord, sabi mo, ito yung blessing. Sabi mo, pagpapalain mo yung life ko. Lord, sabi mo, pinangako mo, you know the plans you have for me to prosper me and not to harm me. Pero Lord, bakit ang tagal? Noah surely had those moments. And all of us, may ganun din tayong moments, right? Pero ito yung special grace of Lord. He is still good to us. At hindi niya inalis yung kaligtasan na meron tayo. Yung Holy Spirit na meron tayo. Because the Lord is good to all His people, but He grace a special grace for His people. At ikaw yun, kapatid. Ako yun, kapatid, kung tayo na kay Noah, ay kung tayo na kay Jesus. Tayo yun lahat. Diba na, Lord, why you found favor in me? Why you found favor in me? And despite all these things, he sinned, he doubted the Lord, there are moments he became impatient, he may even times na kinurse niya siguro si Lord, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Why? Because sabi sa Ephesians 2:8-9, it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, Noah, hindi dahil drunkard ka, hindi dahil sinner ka, hindi dahil nag-doubt ka sa akin. It is the gift of God. Give ko to sa'yo. Yung special grace na to, ikaw ay ililigtas ko at mananatili kang ligtas hanggang sa pagbabalik ko. Ganun po yung sinasabi ng Word of God. Not by works, hindi dahil nagtayo ka ng ark, kaya kita ililigtas. At sabi dito ng Lord, so that no one can boast. Ito yung ano eh. So, Brother John, how can I identify if I don't have just the common grace of God, that I also have the special grace of God, ito po yon. You will not be arrogant. You will not be boastful. You will be humble on every moment of your life. Kasi alam mo, Lord, you found favor in me despite all my sins. And it is by grace I have been saved. Hindi dahil sa lahat ng ginagawa ko, kundi dahil sa grace mo. Kasi at the end of our life, ito yung assurance ni Pablo. I am convinced neither death, mamatay man ako Lord, nor life, or ipagpatuloy mo yung buhay ko, neither angels, nor demons, neither the present, yung mga struggle ko ngayon, mga pinagdadaanan ko, nor the future, yung hindi ko alam na mangyari sa hinaharap, nor any powers, yung government, yung China, yung Russia, or anything, neither height nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yan yung assurance natin mga Christian. That is the special grace of God. Noah found favor in the eyes of the Lord. Every Christian just found favor in the eyes of the Lord. And this favor will remain. Walang makakapag-alis nito. Ito yung assurance natin. No one can separate us from the love of God. Why?
because we are in Christ. And what is love when the Bible defines it? God is love. And if you are in Christ, it means no one can take away your salvation. And I want to emphasize that this special grace of God has been granted to Noah at the same time to his family. Next week, pag-usapan natin yun, di ba? Kanina, pinag-usapan natin, the all men corrupted their ways, ang daming nadamay. But on the other hand, if you live a Christian life and you allow your family to be molded in that kind of culture, you will not just save yourself, but your family. And at the end of the day, it's not because of who you are as a Christian, because that is the promise of the Lord. Ito yung pinangahawakan ko, ang dami ko mga relatives, hindi pa nila kilala si Lord. I'm really praying for them, asking the Lord na, Lord, pahabahin mo yung life nila. Yung lola ko, malapit na siya, for sure kunin ng Lord. Pero I'm really praying, Lord. You found favor in me. Please, Lord. Please found favor for all my family members because I want to have a great grand reunion in heaven. And I know, ganun din tayo, right? We all struggle. Gusto nating dalhin dito yung family natin, yung mga kaibigan natin. Pero ayaw nila. And kaya lang natin gawin, Lord, I will just pray for them, encourage them, continue my life as a Christian. And I know in your proper time, makakasama ko rin sila, worshiping you together. At wala pong imposible sa Diyos. Noah was saved and all his family was saved. At pag pinag-aralan niyo yung life ni Noah, pagdating dun sa ark nila, hindi si Noah yung nagsara ng ark. Ang nagsara ng ark, ang Lord. Showing how secure the salvation of a Christian. It is by grace we have been saved through faith. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Thank you, Lord, for that wonderful truth. And tanong natin, matapos na po ako, Noah still died, di ba, Brother John? So si Noah, namatay pa rin naman siya. Si Enoch, bakit hindi na lang siya ginawa katulad ni Enoch? Ni-rapture na lang siya kasi grabe naman yung ginawa niya. He walked with the Lord. But Noah still died. So, saan yung special grace doon? Yung special grace ng Lord doon is, yes, Noah died physically, but he never died spiritually. Noah died physically, even after the flood, but he never died spiritually. Because those born once will die twice, and those born twice will die once. How can we really enter the kingdom of heaven when you are born again? That is the second birth. That is when Christ allow our hearts to really know Him, magkaroon ng regeneration sa puso natin, nag-share ng gospel sa atin yung isang tao, at tayo ay naging bagong nilalang. We born twice in this world if you are a Christian. And that is the blessing of the favor of the Lord, the special grace of the Lord. Dalawang beses niya tayong pinanganak. At ang pangako niya, if you are born twice, you will just die once. You will not experience the hell because the Lord Jesus Christ already experienced hell for you. That is the special grace of the Lord. This truth should lead us to appreciate the goodness of God in our lives. We are sinners like Noah and his family, but we found favor in the eyes of the Lord. The special grace of God in the life of Noah and his family is the reason why we still exist in this world and enjoy the benefit of being children of God. I want to put an emphasis on that. The Lord really preserved people for his purpose, right? Imagine, Adam and Eve, when they sinned against the Lord, God can instantly kill them, but He did not. He showered grace and mercy sa life ni Cain. Hindi siya hinayaang mamatay, right? And the life of Seth, hindi rin hinayaan ng Lord na mawala yung lahi nila. At even the time of Noah, God can kill everyone na and just reset the creation story. But He still preserved someone and that is Noah. And all the people, Cainites ka man or galing ka sa lahi ni Cain, Sethites ka, galing ka sa lahi ni Seth, lahat sila namatay.
But Noah found favor in the eyes of the Lord. At sila ay naligtas. So, makita natin dito that God really preserved people for His great purpose. At dito ko gustong i-end itong sermon po natin. Mapansin po natin mga kapatid na yung Genesis chapter 5, tingnan nyo po yung Genesis chapter 5. Puro po yan genealogy, di ba? At if you are like me, especially before, I don't appreciate genealogy in the Bible. I was like, ano ba to? Sino mga taon to? Bakit ba kailangan pa to ilagay? Di ba? Pwede namang, kaya pag chapter niyan, sa verse 1 and 2, sabi doon, He created them and male, female, and blessed them. And when they created them, He called them man. After nun, pupunta na sa chapter 6 para doon sa the flood. Usually, ganun possible yung Bible reading natin, no? Because ganun din ako before. And then, actually, nung pinag-aaralan ko tong sermon na to, paano ko ba ito ituturo? How can we really appreciate even this portion is very important and crucial in our Christian life? Napakahalaga po nito because this genealogy focus on the saving and unchanging grace of God that has been revealed to us. So paano? Anong kinalaman nitong genealogy nito? Kasi mga kapatid, ano bang pangako ng Lord nung nagkasala si Adam at Eve? Anong pangako niya? Di ba tayo ay mamamatay? Inano niya yung tree of life para hindi tayo maging immortal na naaagnas? Pero may pinangako siya, a seed, I have a promised seed. At basically, kung salahin ni Cain yun, that is a corrupted one, in a way, in a sense. Kasi nga, di ba, grabe yung ginawa niya. And the Lord found favor in the eyes of Adam and Eve, binigay nila si Seth. Si Seth, nanggaling sa kanya ang lahi ni Noah, at si Noah pala, yung family na matitira sa mundo, nagkaroon siya ng anak, si Ham, Shem, at si Japhet. At doon sa tatlo niyang anak, doon nang galing ang messianic line ni Jesus. That is the unchanging grace of God. He promised a seed to save people totally from all our sins. That's why makikita natin sa Matthew 1, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the Son of God, the Son of Abraham. Pagdating sa verse 16, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Pag pumunta tayo sa Luke 1:38, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. This is how important this genealogy, because it shows the unchanging grace of God. He promised a seed, and that seed is Jesus Christ. Hindi siya nangyari sa lifetime ni Abel na tingin natin possible na nangyari because he was killed. But God found favor in the eyes of every one of us na yung pangako niyang seed nangyari sa lahi ni Seth, sa lahi ni Noah, hanggang sa lahi ng ating mga biblical characters. So ito po, gusto ko pong taspusin dito ang ating pong sermon. Noah was not saved from God's judgment because of his own righteousness, but he was saved just like all of us by the grace and mercy of God. And this mercy is found in the Calvary where our Christ was crucified and in the empty tomb where his body can no longer be found because he rose again so that everyone who believes in him shall not perish, but have eternal life. In the lifetime of Noah, ang daming namatay because of the common grace of God. But in our lifetime, even in the lifetime of the people in the Bible, the special grace of God has been revealed to them. At tayo, as we understand all these things, tatanungin natin, Lord, why me? Why you save me? Why, bakit ako, Lord? Ano nakita mo sa akin unique? The answer to that is, there's nothing unique about us. All of us has a common grace of God. The answer to that is, it's just God is God. God is the God of mercy. God is the God of grace. And we are just recipients of all these things. Kaya nga, I'm really asking the Lord that this sermon will lead us to just worship the Lord,
praise His name, at the same time, lead our family to really have this kind of worship to our Lord and Savior, Jesus Christ. Manalangin po tayo. Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful first worship service, Panginoon. It's not about because we are here or because, Lord God, I'm the one preaching your word, Lord God. It's not about us, Lord God. It's about who you are, Panginoon, that has been revealed to us, Lord God. Lord, the end of the day, Lord God, you just found favor in us, Lord God. Just like Noah, Lord. Lord, thank you, Panginoon, because we do not deserve, Lord, this special grace that you have given to us, Lord. The common grace is too enough, Panginoon, to thank you, to recognize you, to acknowledge you in our life. But thank you, Lord God, because you allow us to understand that whatever you promise, it will happen. You promise a seed that will save us from all our sins, to shower the special grace for all Christians, for all believers. And it happened in the line of Seth, into the line of Noah, until the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, thank you so much, Panginoon, for this morning, Panginoon. Lord, help us, Lord God. Seek our hearts, Panginoon. Lead us, Panginoon, to appreciate the wonderful salvation that we all have because of you. Lord, what a wonderful truth, Panginoon, that we were born twice, that's why we will not die twice, Panginoon, because we will be with you in heaven. Lord, thank you so much, Lord, for this morning. Whatever, Lord, tinuro niyo po sa amin about family, about our salvation, about sharing the gospel, about appreciating your goodness in our lives. Lord, may it reflect, Lord God, sa buhay po namin, Panginoon, as we walk as Christians and salt and light of this world. We bring back, Lord, all the praises, worship to you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.